So, dito na naman tayo sa bus conventions. So, makikita nyo sa fake, parang hindi inayos yung paggagawa. Parang rusted siya. Hi guys, welcome back to my channel. This is Mix. So today, pag-usapan natin yung kung paano ma-identify yung fake racing boy rims. Kung paano siya malalaman ninyo kung fake, kasi lumalaganap na ngayon ang fake sa buong mundo, within China. So isahin natin yung mga signs kung paano makikita kung fake talaga yung item o hindi. So magsimula tayo sa flat hub comparison. So makikita nyo yung original niya is may kulay talaga lahat, at saka yung sa fake naman halata namang tinitipid yung kulay. So meron din siyang parang maliit na circle, dalawa kada side, up, down, and left, right, dalawa. So makikita mo, so sa fake malabo talaga, hindi mo siya makikita. So halatang halata talaga yung fake, guys. So next, dito tayo sa color comparison. So sa fake, yung color niya is parang hindi masyado parang hindi glowy yung color niya. Hindi siya glow, parang mumurahing pintura. So dito naman sa kabila, yung original, glowy talaga yung color. Yun lang yung makikita nyo na difference rin. Isa sa mga difference na makikita nyo agad. So glowy yung color, gold na gold. So dito tayo sa mga pangalan na nilagay sa rim. So dito tayo sa tubeless spacing. Yung difference ng tubeless spacing, yun. So makikita nyo yung space niya is sa fake malayo yung ano, yung agwat. Then sa original, magkalapit yung ano niya, yung agwat. Yung space is parang konti lang yung space. Then dito naman tayo sa dot comparison. Yung dot na yung may number yung size ng rim, yung dot niya parang hindi makapal. Tsaka sa original naman is makapal yung dot. At same again, yung kulay, mahalata mo talaga yung kulay. Gold na gold talaga. Kung hindi naman gold yung binili nyo, basta makikita nyo, yan yung basihan. Sample, blue yung binili nyo, red. So yan yung difference. Dito naman tayo sa original spoke marking are on the center. So yung marking, kita nyo yung may circle, guys, yung parang may butas. So kita nyo yung may butas, tapos titigan nyo sa gitna, merong parang may butas na naman. So yan yung marking. Halata naman yung sa loob niya is parang metal color siya sa original. Sa fake naman is parang pininturahan din ng gold sa loob. So kaya mahalata nyo kung fake or original. So yung original, guys, walang pintura sa loob, metal color yung sa loob. So dito na naman tayo sa bus conventions. So makikita nyo sa fake parang hindi inayos yung paggagawa, parang rusted siya. So sa susunod naman, sa original, smooth yung paggagawa. Makita mo talaga parang shiny lang siya, walang sagabal, walang magaspang, yung ganun. So again, makikita nyo rin yan kahit sa labas nilang tingnan. Yung kanina, yung una, yung color nang hindi na pinturahan sa fake, sa original is coated talaga ng pintura. Next na naman tayo, guys, dito sa bulb steam hole comparison tayo. Yung fake, as usual, meron din siyang parang magaspang, parang hindi maayos yung pagkabutas sa kanya. Sa original, smooth, walang magaspang na paglagay ng butas. So yun yung original, guys. Dito na naman tayo, guys, sa front packaging comparison. So kahit hindi nyo makita yung loob, hindi nyo makita yung item ng rim, ito yung pinaka basic, pinakauna nyo talagang tingnan. Yung merong nakalagay na www.racingboy.com, makikita nyo dyan yung space ng kanilang website. Sa fake, yung space maliit lang yung ginawa, parang compress siya. Sa original naman, hindi siya compress. Makikita nyo yung difference, guys. So pag nakita nyo agad na parang compress yung kalagay sa kanyang website, so halata nyo talaga nga fake siya. Next na naman tayo, guys, sa gilid ng box.
sa side packaging comparison tayo. So, makita niyo yung winner guys, winner na sign, yung may award sila tsaka basta yan. Yung mga logo na yan guys, kapag original, nasa baba talaga. Hindi katulad ng fake na nandun sa taas. Then maliliit siya, hindi malaki yung pagkalagay nila. So ito yung original guys, kasi lumalaganap na yung fake sa mga item ngayon para makasigurado kayo na original, kasi mas maganda pa rin yung original. So yun lang guys, yun yung ano, mga basic na kailangan yung tingnan bago kayo bumili ng RCB o Racing Boy na mga item. So yun yung tingnan nyo guys. Kung nagustuhan nyo yung content na to guys, like nyo, then share, then pakisubscribe naman dyan sa baba yung pula na yan, para may magawa pa tayong maraming content kagaya nito sa motovlogging. So thank you for watching guys, ride safe always, then Godspeed babus.